Sang-ayon ng mga senador na dapat ayusin ang serbisyo ng mga telco company sa bansa. Pero tutulang ilan sa kanila sa pagbabanta ng Pangulo para mapasunod ang mga kumpanya. Para kay Senador Kiko Pangilinan, posibleng mangilag ang investors na mamuhunan sa bansa dahil sa banta ng Pangulo na i-take over ang telcos oras na hindi maayos ang kanilang serbisyo. Naniniwala naman si Senador Richard Gordon na hindi kailangan takutin ng Pangulo ang mga telco. National Telecommunications Commission daw kasi ang dapat maningil sa telco kung may violation. Pag sila pang Pangulo na manakot, they should be the one to do that. It really is command responsibility on the part of all the leaders of government. Tingin ni Senador Ping Lacson, epektibo ang pananakot ng Pangulo dahil ilang kumpanya noon ang sumunod matapos pagbantaan. Dapat daw magsilbing wake-up call sa mga telco ang banta ng Pangulo. Kung si Senate President Tito Sotro ang tatanungin, pwedeng i-revoke ang prangkisa ng inefficient telco o kaya ay ipa-take over sa ibang mga investors. It's about time they shape up. Hindi pa pwedeng full income. I was very glad that the President mentioned that. Samantala, bumuo na raw ang Anti-Red Tape Authority ng Special Task Force na layuning mapadali ang pagtatayo ng mga telco towers.